Hello my dear green fingers, kamusta po kayo? Off topic na muna tayo about plants and gardening. Dahil sa episode na ito, i-share ko sa inyo kung paano mag-update ng annual confirmation of pensioners ng SSS through online para sa ating mga survivor pensioners. Pero bago ang lahat, please subscribe sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe at paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page. Welcome back po. So ayon po sa SSS, last March 31, 2023 ay natapos na po ang deadline ng application para sa AKOP for the years 2021 hanggang 2022. Nag-resume na po ang regular schedule last April 1, 2023. Ang hindi pag-comply ay maaaring magresulta sa paghinto o pagkaantala ng inyong monthly SSS pension. Please note na ang mga required na mag-update ng kanilang AKOP ay ang mga retired pensioners na nakatira sa ibang bansa, mga survivor at total disability pensioners, pati na rin ang mga dependent and guardians ng mga minor and incapacitated children. So ibabahay ko po sa inyo ang aking experience sa pag-update ng AKOP ng aking father. Since 88 years old na po siya, kinakailangan niya ng assistance para dito. Maaari po mag-update through sa inyong SSS account or my.sss or bisitahin ang kanilang website. Kinakailangan mag-download ang latest AKOP form at kung hindi kayo maka-download ay maaari naman magtungo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para makahingi ng AKOP form at makapag-inquire na rin sa mga kinakailangan ng mga requirements. Sa mga nakalipas na taon dahil nga po sa pandemic, ay nagbigay ng instructions dito po sa Kalibo branch na kung saan po kami malapit. Naka-indicate dito ang email address ng branch at yung mga requirements na kailangan isubmit online. Please note na kailangan sundin ang mga ito para sa mabilis na pag-process ng ating AKOP. So sa AKOP form, naka-indicate na sa second page yung self-declaration form of survivor pensioner o non-remarriage. Previously kasi ay nakaseparate ng page ito, kaya make sure na kapag mag-download kayo ay makuha nyo yung latest AKOP form. Ganyan po kasi nangyari sa akin guys, pinaulit yung aking submission na requirements kasi hindi po updated yung AKOP form na nasubmit ko. Ang mga requirements na kailangan i-email ay ang mga sumusunod: duly accomplished AKOP form, primary ID or SSS ID ng survivor pensioner at ang kanyang chest level photo na kung saan may hawak siyang current newspaper. Make sure na very visible yung current date sa newspaper. Now, may mga karagdagang requirements kung ang survivor pensioner ay hindi na kayang pumirma or bedridden na. Maaaring mag-provide ng thumb mark, kinakailangan din mayroong witness at magsasubmit siya ng kanyang primary ID at kailangan nakapirma ito sa AKOP form. Kinakailangan din ang latest medical certificate ng survivor pensioner. Make sure na basahin mabuti ang AKOP form at gumamit lamang ng black pen. Kailangan din na capital letters ang mga ilalagay na detalye tungkol sa pensioner. So sa first page, check nyo po itong SSS death at ilagay yung SS number at complete name ng deceased SSS member at yung detalye naman ng survivor pensioner. Kung ang contact number at email address ay pag-aari ng immediate family member or relative, kailangan ilagay ang kanyang pangalan dito, pirma at ang date. Sa questionnaire naman para sa survivor pensioner, i-check nyo lang yung no kung hindi naman ikinasal ulit. Sa second page naman ng AKOP, basahin ulit na mabuti ang mga nakalagay dito. Huwag kalimutan na ilagay ang printed name ng survivor pensioner at ang kanyang pirma or thumb mark. Ilagay din ang date kung kailan nyo isasubmit ang AKOP form online. Dito naman sa bandang gitna, kailangan ulit ilagay yung printed name ng pensioner, ang kanyang signature at ang date. Kung hindi na talaga makapirma, kailangan naman ilagay ang kanyang thumb mark. Dalawa po yan, yung right thumb at right index ng survivor pensioner. So ang witness naman po, kailangan niya rin pumirma dito sa part na to at ilagay ang kanyang printed name at date. Isulat din ang relationship nyo sa survivor pensioner
at ang branch na kung saan nyo isasubmit ang ACOP requirements. So hanggang dito lang ang kailangan natin i-fill up. Kapag kompleto na natin ang mga requirements, kailangan na itong ma-scan. Important reminder po na dapat ang current date na nakalagay sa newspaper o sa flicker ng inyong TV screen ay pareha sa date ng inyong ACOP form at sa date na kung kailan nyo isasubmit ang mga requirements online. Kapag magkakaiba po kasi ang mga date, ay hindi po ito ma-approve ng SSS at ipapaulit po nila ang submission ng mga requirements. Masasayang lang po ang ating effort, time at pera kasi kailangan po ulit nating mag-fill up ng form at bumili ng bagong dyaryo. I-attach ang mga requirements sa inyong mensahe at isend sa email address ng SSS. Ang heading would be ACOP compliance, then ang full name ng survivor pensioner at ang kanyang SSS number. At isubmit online gamit ang inyong laptop or mobile phone. I-double check niyo po kung talaga na-send na ang inyong message at ang mga ACOP requirements. Hintayin yung reply ng SSS kung na-approve na po ang ACOP ninyo. Usually mga 2 to 3 days depende po sa branch. Ganito po yung reply nila sa amin. By the way, maaari ding isend ang inyong ACOP form at requirements sa kanilang courier at sa kanilang dropbox. Kailangan lang ilagay ito sa brown envelope at may nakalagay na ACOP compliance at ang pangalan at ang SSS number ng survivor pensioner. So ganito po yung aking naging experience sa pag-submit ng ACOP form ni tatay through online. And hopefully, maging madali at maging smooth din ang pag-process ng inyong mga ACOP. Thank you for watching. If you find this useful, please like and share this video at mag-subscribe na din po kayo sa ating YouTube channel. Paki-follow and like na rin po ang ating Facebook page. Stay safe and stay healthy, my dear green fingers!